Patawid ng intersection ng dalawang rider na yan nang biglang sumalpok ang isa sa kanila sa paparating na AUV sa Talisay City, Cebu. Sinubukan pa ng AUV na pumreno pero tinamaan pa rin niya ang rider. Pagbangon ng rider, nagmamadali siyang umalis sa lugar at iniwan ang motorsiklo. Sa ulat ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, pinilit pa rin tumawid ng AUV sa intersection kahit nakared na ang traffic light. Hindi pa malinaw kung may nagsampa ng kaso sa magkabilang panik. Ikinababahala ng mga eksperto ang tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa gitna ng Christmas shopping rush at celebrations. Ayon sa Department of Health, 1,821 na bagong kaso ang naitala nitong December 5 to 11 na pinakamataas na nakalipas na mahigit 5 buwan. 36% na mas mataas yan kumpara noong nakaraang linggo. Pami-pamilya raw ang nagahawaan gaya ng pamilya ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado na may COVID ngayon. Ang Quezon City naka-red status na dahil may pagtaas din ng COVID cases. Pero hindi pa naman daw hirap ang mga healthcare facilities sa bansa. Bukod sa COVID-19, dapat daw mag-ingat sa iba pang sakit na laganap tuwing Kapaskuhan gaya ng influenza. Payo ng mga eksperto magsuot ng face mask sa matataong lugar kahit hindi na ito required. Ugaliin ding maghugas at mag-alkohol ng kamay. Pinipilit na mamalimos, pinaparusahan at inoobliga umanong magbigay ng sexual services. Hendawang nararanasan ng ilang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibinulgarya ng dalawang dating miyembro nito sa press conference sa Senado. 60 beses ding umanong pinalo ng mismong leader nito na si Pastor Kibuloy ang isang hindi umabot sa kota ng limos. Ang isa sa kanila, pinagpanggap daw na may kapansanan o estudyante. Habang ang mga nasa tinatawag na innermost circle, inoobliga pa raw magbigay ng sexual services kay Kibuloy, kahit mga minor de edad. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, malinaw na human trafficking ito, pero iniimbestigahan pa kung may iba pang krimen. Paghimok ni Ontiveros sa DOJ, mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Kasama si Kibuloy sa most wanted list ng FBI sa Amerika dahil sa ilang kaso kabilang ang umano'y sexual trafficking at bulk cash smuggling. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, dalhin sa korte ang reklamo dahil hindi hukuman ang Senado. Dahil sa pag-water cannon ng China, hindi muna magagamit sa resupply missions ang ML Kalayaan matapos mabasa at masira ang makina, generator at iba pang mahalagang equipment nito. Ikinababahala rin ng namataang pagpapalawak ng mischief reef. May report si Marisol Abdurrahman. Nabasag na nga ang bintana, nasira pa ang makina kaya tumirik. Yan ang sinapit ng ML Kalayaan sa tindi ng isang oras na pambubomba ng tubig ng China Coast Guard habang naghahati ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Show nitong linggo. Ayon sa AFP Western Command, nabasa ang console at electronic system. Nasira rin ang pinakamahalagang bahagi nito na ginagamit sa navigation. Nasira rin po yung power generators ng boat natin plus the main propulsion engine, ma'am, yung mismong nagpapatakbo ng ML Kalayaan. Pinasok rin po ng tubig yung engine room, kaya nag-flood po dun sa engine room. Nabasa rin daw ang mga pagkaing ihahatid sana sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Naminigro pa ang buhay ng ating mga tropa sa bangka. That boat could have sunk kung nagtuloy-tuloy po yung flooding dun sa engine room ng ML Kalayaan. Ang masaklap pa, nawalan ang munisipalidad ng Kalayaan ng bangkang magagamit sa sarili nilang pangangailangan. Isinasailalim na ang ML Kalayaan sa masusing damage assessment. Repair at refitting ng mga eksperto sa Naval Shipyard, isinaalang-alang din daw ng gobyerno kung sisingilin ang China sa idinulot nitong pinsala. Bukod sa ML Kalayaan, binomba rin ng tubig ang Unisa May 1, kung saan nakasakay noon si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Mula sa dagat hanggang Himpapawid, agresibo ang China. Habang nagsasagawa ng aerial survey ang BFAR kahapon, 4 beses silang pinaputukan ng red flare na puwersa ng China na nasa Mischief Reef. Babala na huwag lumapit sa bahura. 5 beses din nag-radio challenge ang China. Ang runway naman, hinarangan ng mga truck bilang babala na hindi pwedeng lumapag.
Bantay sarado ng China ang Mischief Reef dahil tinatayuan nila ito ng mga pasilidad kahit na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngayon, na-discovery ng BFAR na pinalalawak pa raw ng China ang artificial island. Kung titingnan mo, para hindi siya buong naka-circle, parang naka-letter C lang siya, ma'am, na ano. So kung makikita niyo, ma'am, nagdadagdag sila. Sinusubukang pangkunin ang panig ng National Task Force on West Philippine Sea tungkol dito. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang sunod-sunod na pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Silian. Ayon sa DFA, diretsang sinabi kay Huang na ipoprotesta ng Pilipinas ang mapanganib na aksyon ng China Coast Guard sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Iginit din ng DFA kay Huang na walang karapatan ng China na makialam at manghimasok sa lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Bukod sa insidente sa Ayungin Shoal, ipinoprotesta rin ng Pilipinas ang insidente sa Bajo de Masinloc. Wala pang opisyal na pahayag dito ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Pero sa ulat ng official state news agency ng China na Xinhua, tinawag ni Huang na infringement at provocation ang ginawa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. Ipoprotesta rin daw ito ng China. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng rider sa isang barangay hall sa Lagonoy, Camarines Sur. Yan at ipapasa sa spot report ni Cedric Castillo. Self. Dumire diretso hanggang sa sumalpok sa dingding ng barangay hall ang rider na yan sa Lagonoy, Camarines Sur. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas ang isa sa mga estudyanteng naglalakad sa lugar. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, mabilis ang takbo ng motor. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Nasa 1,500 residente ang apektado ng sunog na sumiklab sa Barangay 105 Happy Land sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. 24 na fire truck ang rumesponde matapos iakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Mag-aalas 7 na ng umaga na apula ang apoy. Ayon sa BFP, mahigit 100 bahay ang nasunog kung kailan magpapasko pa naman. Isang residente at fire volunteer ang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Tinatayang nasa 68 million pesos ang halaga ng 10 kilong hinihinalang shabu na nasabat ng mga pulis sa Cebu. Sa ulat ng Super Radio Cebu, arestado sa buy-bust operation ang isang lalaki na dati nang nakulong dahil sa illegal na droga. Wala siyang pahayag. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpakita ng suporta sa PUV Modernization Program ng gobyerno ang apat na raang grupo sa ilalim ng United Transport Consolidated Entities. Bagay na kinokontra ng grupong piston na magtitigil pasada sa Huwebes at Biyernes. Sa datos ng LTFRB, nasa 70% na ang makapag-consolidate sa buong bansa sa katapusan ng taon. Kahit hindi pa 100%, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi napapalawigin ang deadline. Hindi rin daw papayagan ng gobyerno na mantala ng iilan ang karamihan sa mga operators. Inulit din ng LTFRB na walang mangyayaring phase-out sa mga tradisyonal na jeepney kapag napaso na ang December 31 deadline. Hindi raw otomatikong tigil biyahe na sila dahil iniiwasan din ng ahensya na magkaroon ng krisis sa transportasyon. Pagbibigay ng 20,000 pesos na one-time recognition incentive sa ilang kawanin ng gobyerno aprobado na ng Pangulo. Kabilang dyan ang mga regular, contractual at casual positions sa national government agencies. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ng Sparkle artists na sina Isabel Ortega at Miguel Tan Felix ang kanilang relationship status. Sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin nilang hindi pa sila official but they are exclusively dating. Hindi raw sila nagmamadali na pumasok sa relasyon dahil may ilang bagay para muna silang dapat na unahin. Trabaho rin daw muna ang prioridad ni Kylene Alcantara. Aminado siyang nakakaramdam ngayon ng lungkot at anxiety kaya mas itinutuon daw niya ang oras sa kaliwat ka ng commitments. At sa pagpasok nga raw ng 2024, isang braver, fiercer, stronger Kylene daw
ang dapat na abangan. 65 probinsya ang posibleng makaranas ng tagtuyot hanggang sa katapusan ng Mayo sa susunod na taon. Epekto pa rin yan ang nararanasang Strong El Nino na mas tumitindi pa raw ayon sa PAGASA. Sa darating na Enero, 11 probinsya na raw ang makakaranas ng drought. Ibig sabihin, mababawasan ang mga pag-ulan sa 3 sunod-sunod na buwan. Kaugnay nito, iniutos na ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng Task Force El Nino. Pinakamahalagang tutukan nito ang supply ng pagkain dahil sa inaasahang epekto ng tagtuyot sa agrikultura, pati na sa problema sa supply ng tubig at enerhiya at kaligtasan ng publiko sa mga insidente ng sunog at mga sakit na pwede makuha dahil sa matinding init. Thirteen days na lang, Pasko na, dinadayo ang mga nagliliwanag na tulips sa Bohol at Batangas, maging ang Christmas Village sa Sorsogon na may libreng sweet treat sa mga pumapasyal dito. May report si Mav Gonzalez. Hitik sa pamaskong display ang Christmas Village na ito sa Matnog, Sorsogon. Enjoy ka na, pati tiyan mo mag-e-enjoy din dahil sa paglikot. Yak, hindi ka mauubusan ng Christmas treats. May cake booth, hot dogs, popcorn, candies at ice cream na libreng ipinamimigay. May bonus pang Groovy Santa. Busog naman ang mata ng mga taga-Taal, Batangas dahil ang Heritage Town muling nagliwanag. May 40 talampak ang Christmas tree at tunnel of lights. Dagdag pa sa kinang ang kanilang makukunin na electric tulips. Glowing tulips rin ang dinarayo sa Carmen, Bohol na tinaguri ang Christmas capital ng probinsya. Kung romantic ang feels sa Pasko ang hanap, may replica ng Eiffel Tower na kumukuti-kutita. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilamon ng apoy ang bahay na yan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Sa inisyal na datos ng City Social Welfare and Development Office, haabot sa 600 bahay ang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog, mananatili muna sa covered court ang mga apektado ng sunog. Nagpaabot na rin ng tulong ang Lapu-Lapu City LGU. Nakapasok na ang lahat ng miyembro ng BTS sa military camp. Sina Jimin at Jungkook ang huling 2 miyembro ng grupo na nagpa-enlist ngayong araw. Hinatid sila sa training center nina J-Hope at Suga. Magkasama sila sa isang tirahan na training center sa ilalim ng Companion Soldiers Body System sa Korean Military. Sabay rin sila magdi-discharge sa 2025. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino.